Hi guys! Narito tayo ngayon upang pag-usapan na isang napagandang nobela na gawa ng isang tanyag na mananulat. Itinuturing din siya na ama ng pambansang wika at balari lang ng Pilipinas. Ang pangalan niya ay Lope K. Santos. Ang titulo ng nobela na pag-uusapan natin ngayon ay ang Banaag at Sikat. Ang nobelang ito ay lumiligid sa mga adhikain at paninindigan ng dalawang magkaibigan na sina Felipe at Delphine. Si Felipe ay anak ng isang mayamang presidente ng isang bayan sa Silangan. Dahil sa kanyang pagkamuhi sa mga paraan ng pagpapayaman ng kanyang ama at sa kalupitan nito sa mga maralitang kasama sa bukid at sa mga utusan sa bahay, ay inabandon niya kanilang kayamanan, pumasok na manggagawa sa isang palimbagan at nanligaw sa isang maralita ngunit marangal na dalaga na si Tentay. Samantala, tumira muna si Felipe sa isang bahay ng amang kupil na si Don Ramon sa Maynila. Ang mga paraan ni Don Ramon sa pagpapayaman, ang kanyang mga babang pagtingin sa mga mahihirap at ang pag-api niya sa kanyang mga pinamumunuan ay nakapagpaluba sa pagkamunhi ni Felipe sa lahat ng mga mayayaman at nagpatibay sa kanyang pagiging anarkista. Pinangarap niya ang araw na mawala lahat ng mga hari, punong bayan at alagad ng batas. Dahil para sa kanya, ang lahat ng tao ay magkakapantay-pantay at magtatamasa ng lubos na kalayuan at patas na ginhawa sa buhay. Nang pilitin ng ama na umuwi sa kanilang bayan, siya ay sumugod. Subalit itinuro niya sa mga kasama sa bukid at sa mga katulong sa bahay ang kanilang karapatan. Sa galit ng ama, siya ay pinalayas at tinakwil bilang anak. Nagbalik siya sa dating pinapasukan niya sa Maynila at hinikayat niya si Tentay na puminsan sa kanya kahit hindi sila kasal. Sapagkat tutol siya sa mga seremonyas at lubos na naniniwala sa malayang pag-ibig. Si Delphine naman, ay hindi anarkista kundi sosyalista. Hindi niya hinangad na mawala ang pamahalaan, ngunit katulad ni Felipe, ay tutol siya sa pagkakaipon ng kayamanan sa ilang taong nagpapakasaya sa ginhawa, samantalang libo-libo ang nagugutom, nagtitiis at namamatay sa karalitaan. Siya ay isang mahirap na ulilang pinalaki sa isang ale. Habang nag-aaral ng abogasya, ay naglilingkod siya bilang manunulat sa isang pahayagan. Kaibigan siya at kapanalig ni Felipe, bagamat hindi kasing radikal nito. Nais ni Felipe ang maagang pagtatamo ng kanilang layunin. Ang panukalang ito ay hahantong sa marahas na paraan, samantalang ang hanga ni Delphine ay dahan-dahang pag-akay sa mga tao upang mapawi ang kamangmangan ng masa at kasakiman ng ilang mayayaman. Sa pamamagitan ng gradual na pagpapasok sa Pilipinas ng mga simulain ng sosyalismo. Si Don Ramon ay may dalawang anak na dalaga at isang anak na lalaki may asawa. Ang mga dalaga ay si Natalia at si Manny. Si Talia ay naibigan ng isang abogado na si Madlang Layon. Ang kasal nila ay napakarangal at napakagastos. Isang bagay na para kay Felipe at Delphine ay halimbawa ng kabukulan ng sistemang ng lipunan na pinangyayarihan ng mayayamang walang mahal kung lumustay ng salapi, samantalang libo-libo ang mamamayan ang salat na salat sa pagkain at sa iba pang pangunahing pangangailangan sa buhay. Sa tulong ni Felipe, nung ito ay nakatira pa sa bahay ni Don Ramon, nakilala at naibigan ni Delphine ang isa pang anak ni Don Ramon na si Manny. Ngunit tutol dito si Don Ramon dahil si Delphine ay isang maralita at tahas ang ipinahayag ni Delphine ang kanyang pagkasosyalista sa isang pag-uusap nilang dalawa sa paliguan sa Antipolo. Ngunit walang nagawa ang pagtututol ni Don Ramon sa pagmamahalan ng dalawa. Nakapangyari ang pag-ibig hanggang sa magbinhi ang kanilang pagmamahalan. Nang mahalataan ni Talia at ni Madlang Layon ang kalagayan ni Manny, hindi nila ito na ipaglihim kay Don Ramon. Nagalit si Don Ramon, sinaktan nito si Manny at halos patayin. Sa amuki ni Madlang Layon, pumayag si Don Ramon na ipakasal si Manny kay Delphine. Subalit nagpagawa ng isang testamento na nagiiwan ng lahat ng kayamanan sa dalawa niyang anak. Ayon dito, hindi makakakuha ng mana si Manny. Si Manny ay nagtitiis sa buhay maralita sa tahanan ni Delphine. Paminsan-minsan, kung mahigpit ang pangangailangan, nagbebenta siya ng mga damit o nagsasangla ng kanyang mga alaas nung dalaga pa ito. Ito ay labis na dinaramdam at ikinahihiya ni Delphine at ng kanyang ate, subalit wala naman silang maitakip sa kanilang mga pangangailangan. Isa sa mga natutunan ko sa nobelang ito ay may pagkakaiba at pagkakaparehas din ng ating kasaysayan sa kasalukuyan. Tumungkol man sa pera, pag-ibig o pinaglalaban.
Dahil sa nobela, ipinakita na may pagkakaya ba ang mga tao depende kung sila ay may kaya o kapangyarihan o wala. Ang mga tao na may pera, sila ay minsan makasarili o nangaapi at minsan naman ay mapagbigay. Kung mahirap naman ang isang tao, dapat ay pinaglalaban nito ang kanilang mga karapatan kahit ang kalaban man nila ay mayaman o makapangyarihan.